Hi, magandang araw po. Ako po muli si Dr. Jufel Fernandez. Okay, so pag-uusapan naman natin ngayon itong katanungan na ito. Ano? So, pwede ba makuha ang rabies sa pamamagitan ng kalmot ng aso o sa pusa? So, yan ang aking ibabahagi sa inyo sa video kong ito. Ang katanungan na ito ay isa po sa mga madalas na itinatanong sa aming mga veterinaryo. Anyway, the answer is yes, pwede po. So, paano? Una, kung halimbawa ang iyong alaga ay infected nga talaga ng rabies at nagkaroon ng contact sa laway ang kanilang paa o kuko, eh alam mo naman yung mga aso o pusa, di ba? Minsan, nagdidila po yan sila sa kanilang paa. At ngayon, tiyempo naman na nakakalmot at nagkasugat ang balat ng tao, then sa ganyang paraan, pwede talaga maipasa ang sakit na ito. Ngunit kung nakalmot lang naman pero wala namang sugat, eh walang dapat na ipag-alala. Or maski nakakalmot pa yan at nagkaroon ng sugat pero wala namang rabies ang aso, then wala ding dapat na ipag-alala. Samantala ito, pangalawa, halimbawa, no? So yung iyong alaga ay lakwatsero o pinapasyal o gala ng gala ang iyong alagang aso o pusa sa kung saan-saan, at ngayon sa kanilang paggala o paglabas ng bahay, okay, sa daan, sa damuhan o namamasura for example, at ngayon tiyempo na nakatapak o nagkaroon sila ng contact sa laway mula sa infected animal na naligaw lang din sa lugar na iyon, tapos ngayon pag-uwi sa bahay aksidente naman na nakakalmot at nakasugat. So, pwede po talaga na magka-rabies ang tao sa pamamagitan lamang ng kalmot. Although, as far as likelihood is concerned, medyo unlikely po talaga na magka-rabies ang tao sa pamamagitan ng kalmot. Napakasaklap mo na lang talaga at sobrang tiyempo talaga ng kamalasan mo kung nakalmot ka ng aso o pusa na contaminated ng rabies virus ang kanilang kuko. Pinaka-common po talaga na naipapasa ang rabies virus ay sa pamamagitan ng kagat, no? So, kagat mula sa asong infected ng rabies. Pero ganun pa man, kahit na kalmot pa yan, hindi pa rin dapat magpaka-kampante. Pero hindi naman sa punto na mataranta ka o sobra-sobra kang mag-alala, kalma lang dapat. Ang gagawin mo sa halip ay hugasan o linisan at sabunang mabuti ang area na kinalmot. Kung may sugat, lagyan ng betadine. So, ganyan lang po. Huwag na mangamba. Okay? At ang pinakamabuting gawin upang maiwasan natin ang pangamba na baka mapasahan tayo ng rabies mula sa ating alaga ay simple lang naman. Okay? So, pabakunahan natin ang ating mga alaga. At hindi lang actually sa ating mga alaga. No? Kung meron po kayong aso o pusa at may contact po kayo sa kanila, okay, like kayo yung nagpapaligo, nilalaro nyo sila, nagpapakain, kailangan talaga na may anti-rabies vaccine po kayo. Okay, so lilinawin ko lang ha. Sa anti-rabies vaccine sa tao ay sa doktor ng tao po kayo lalapit o magpapabakuna. Sa inyong pet naman ay ito po yung sa amin o sa veterinaryo po kayo magpunta. Okay? Para kung makalmot o makagat kayo ng inyong alaga, eh, wala nang dapat na ipangamba. Kasi, alam mo, yung iba, kapag nakagat, doon lang nila naisip yung bakuna sa rabies. Pero actually, kahit di pa po kayo nakagat o nakalmot, ay kailangan po nating tao yun. Lalo na kung meron nga kayong pet sa bahay. Kaya kung itanong nyo sa akin na nakalmot o nakagat ako ng aso na vaccinated naman ng rabies, Duke, eh kailangan ko pa rin bang magpabakuna? Ang sagot ko ay upo, kailangan nyo magpabakuna. Kailangan nating tao ang bakuna kontra sa rabies. Eh, kailangan ko ba magparanoid o mataranta, Dok, at sumugod 10 oras ng gabi sa hospital? Hindi naman, okay? Relax lang po. Linisan at sabunan mo lang at i-disinfect mo ng betadine ang sugat. Then, pabakuna ka kinabukasan o sa susunod na araw na maluwag ang oras mo. Ang importante ay magpabakuna po talaga kayo, okay? So, I hope may natutunan muli kayo sa video kong ito, at kung may katanungan po kayo, feel free to ask your question sa comment section below and I am happy to answer those. Okay? Salamat sa inyong oras at panonood. Bye-bye!